Hello guys. At alam ko ay nafi-feel nyo na yung sobrang init ngayong araw na ito. Dito po sa aming lugar talaga. Kita nyo naman oh. Tirik na tirik. Si Haring Araw. Sobrang init. Yan. At nandito po ako ulit sa aking mini grapes farm para i-update naman kayo kung ano na nga ba yung status ng aking ubas. At yun nga, nung nakarang araw ay pinakita ko sa inyo na nag-bloom at naging bunga na yung ubas. At sobrang init. Alam nyo ba na ito ang pinakagusto ng ubas, yung mainit na panahon, kasi dyan po lumalaki masyado at mabilis na mahinog ang ubas. Yan guys. At ito na po ang update ng aking ubas ngayon. Guys, oh. Bilis pong lumaki, di ba? Guys, oh. Ang bilis lumaki. Yan. Ganda guys, oh. Yan. At ito pa. Hindi ko na makakita yung iba. Yan, oh. Guys, oh. At dito pa. Yan, oh. Yan na guys. At yung iba, may mga bulaklak pang nagsisilabasan. At syempre, tuwang-tuwa naman po ako. At ito naman po ay ang isa pa. Isa pang ubas. Yan. Yung red cardinal. At meron pa po. May mga lumalabas na. Sa tingin ko sa next na pagpapabunga ko ay sigurado marami na pong talagang magiging bunga ang aking red cardinal. Yan. Ito. Ito guys, Black Rivier. Guys, oh, malaki na oh. Yan. Yan. Sarap nga naman talaga. Dami na guys, nagsisilabas ang mga yan oh. Dito. Oh. Ang ganda guys na meron kang ubasan sa yung bakuran, kasi hindi masyadong tumatagos yung init dito sa aking bakuran. Yan guys, oh. Yung mga nagsisilabasan yan. Ang ganda. Ang ganda po. Yan oh. Mahaba ng bunch. Yan. Kakatawa guys oh. Meron pong mga ganyang ubas naman dito sa aking bakuran. Yan oh. Malaki na. Ang dami na guys oh. Yan oh. Yan. Napansin ko ang bilis talagang lumaki. Ang bilis lumaki ng mga ubas ngayong summer. Ibig sabihin lang na talagang akmang-akma itong aking mga ubas ngayong sa panahong ito. Yan. Kung gusto nyo guys na try nyo nga din yung pagtatanim ng ubas, ay meron po akong nire-refer sa inyo na marami po siyang stock ngayon na iba't ibang variety ng ubas. Si Sir Eds, Sir Edwin Boqueron. At yan po, hindi po kayo mapapaya sa kanya pag bumili po kayo ng cuttings man yan or rooted na ubas. At marami po siyang stocks ngayon. At paano ko po ba yan na patunayan? Eh kasi dyan po ako, sa kanya po ako bumibili ng isa sa mga naitanim muna dito sa red cardinal, sa aking ubasan. Yan guys. Guys, kung gusto nyo rin na itry ang magtanim ng ubas, meron po tayo. Ang kagandahan pa kung bakit rinirefer ko kayo kay Sir Eds, kasi yung mga ubas niya na tanim, syempre once na bumili kayo, yung ibibigay sa inyo naka-adapt na dito sa aking sa ating klima dito sa Bicol, sa Region 5. Yan. At hindi po kayo magsisisi once na bumili po kayo. Ang mga pantanim po ay depende po sa variety
nagkakaiba-iba po ng presyo kasi yung iba po matatawag nating rare o ilan lang yung may ano nito, may ari nito. At yung nga po once na rare, may kataasan po yung presyo. At tulad po nito, hindi po talaga ayan, Baikonur. At ito po yung variety na hindi po kayo mapapahiya. Talagang malakas pong mamunga ang Baikonur. Yan, nakita nyo naman guys, nung nakaraan ay parang bulaklak pa lang, kakablong pa lang. At ito, bilis, bilis pong lumaki. Yan po ang Baikonur, yan ang karakteristik ng isang Baikonur. Mabilis mamunga, malakas mamunga, at hindi po masyadong nagkakasakit. Yan, ako wala pong bubong ngayon dito sa aking ubasan kasi yun nga, summer naman, walang hindi po masyadong maulan kasi nga summer, ay tinanggal ko muna pansamantala yung UV plastic ng aking ano, pera lang doon sa parting nandun kasi wala po akong katulong na magtatanggal ng ng UV plastic. Yan, ang hirap nga naman talaga na magtanggal, lalo yung ibalik ko yung ano, UV plastic pag buwan na ng tagulan. Yan, yan guys, hanggang dito na muna po at panatili nyo lang po na manood sa aking YouTube channel. At kung meron po kayong mga katanungan na about sa pagtatin mong ubas, ay sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya at nalalaman po sa ubas. At kung nga po, hindi ko naman matanong, ay tatanong ko kayang, ay hindi ko naman masagot yung inyong tanong, ay yan po, kay Mr. Bukerin po tayo magtatanong. Yan, hanggang dito muna guys. Bye bye.